So, tapos na tayo sa utak ng computer. Ang susunod na i-discuss is yung katawan. So, kasi dito lahat kinakabit, karamihan ng mga parts ng ating mga computer sa system unit. Dito lahat kinakabit yung processor, yung memory, yung hard disk, yung kung magdadagdag ka ng video card, dito rin kinakabit. So, ito yung motherboard. So, tara, explain na natin kung ano to. Alright. Susunod na i-discuss yung motherboard. Ayan. So, ayan siya. Ayan yung motherboard. Kaya ako dyan nilagay kasi kailangan kong pakita sa inyo yung buo. Mahirap kasi i-discuss siya ng ano. Nalagyan ko na lang ng bilog kung ano yung parts na sinasabi ko. So, ang unang-unang mong titignan dyan is yung kung anong CPU ang kaya niyang i-support. Either AMD ba yan? Intel. Yung pangalawang titignan dyan is yung socket ng CPU. Kasi, bawat processor merong para lang din sa socket niya. So, sample natin is kung dual core ang gamit mo or 4-to-duo, ang ginagamit niya is 775 na socket. LGA 775. Sa AMD, merong AM2, AM3, yung mga ganon. So, yun yung sasakit. Pangalawa na natin ano dyan is yung memory. Yung memory, ganon din. Meron din mga klase. Hindi na siya brand sensitive. Ang ano niya na yung klase ng memory. Either DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, hanggang DDR5. Okay? Next natin yan na dyan i-discuss is yung mga port niya sa gilid. Ang mga port niya sa gilid, sa mga luma, meron pa siyang PS2. Yung dalawang bilog na to. Tapos, meron built-in video card. Sa mga standard na motherboard, meron na yung built-in. Kaya, kumbaga, optional lang video card kung magbubuo ka ng PC. Depende yan sa pangangailangan ng mo. Kung graphics heavy or games ang gusto mo, pwede naman yan i-expand dun sa expansion slot. Bibili ka ng sarili mong video card. Mapa syempre, standard USB ports. Yung LAN, local area network. Dito yung kinakabit yung internet natin. Tapos yung audio. Built-in audio. Ganun din, pwede rin itong expand, depende sa pangangailangan ng user. Tapos, itong nasa baba, ito yung mga PCI slot. Ito yung mga expansion slot kung gusto mong magdagdag ng halimbawa video card, ng LAN, yung wireless, para gusto mong maging wifi ready yung ano mo. Tapos pwede rin dito yung Bluetooth or yung sound card na additional. Pwede rin dalawang video card kung supported siya ng SLI. Ito kasi yung pinakakatawan ng computer. So dito mo ikakabit, mako-customize. Ayun yung maganda sa desktop, mako-customize mo siya. So, anong pinaka-ano na ito? So, kumbaga siya yung nagsusupply ng lahat ng support. So, kailangan, ang dapat mantandaan sa isang motherboard is yung compatibility niya. Pag bibili ka ng motherboard, kailangan babasahin mo kung ano yung mga compatible na parts. So, halimbawa, dual core ang processor mo, DDR3 memory, PCI yung video card, so yung mga ganong klase. Tapos, kung SATA supported, makikita mo rito, SATA hard disk ang pwede, or standard pa naman yung IDE. Pero karoon yung SATA, so yung mga bago ngayon, meron na yung M2 na hard disk. So yun, pwede rin yun. Check mo rin. So kaya, ang mahalagang part na ito, kailangan maintindihan mo kung ano yung mga supported niya na hardwares. So, yan. Yun lang yung short briefing para
Susunod natin yung video. Yun na, yung magbubuo na tayo. Kaya if you like this video, just like and subscribe para matapos natin yung system unit series na binubuo natin. And thank you. Salamat sa panonood. Bye.